Isang condominium sa Cubao, Quezon City ang inireklamo ngayon dahil nadiskubre ng bumili ng unit na bukod sa wala nang titulo ang property, naka-foreclose pa raw ito sa bangko. At yung may-ari, pinarentahan pa ang condo unit. Nako, Diyos ko po, kawawa naman itong OFW na ito. Maging ang mga empleyado nagre-reklamo na rin sa hindi maayos na pasahod dito. Ano ba ito? Anong kondo ba ito? Narito po ang aming report. Noong una, inakala ni Tatay Sunny Santos na maayos ang nabili nilang unit sa 10-story na The Arvin condominium na ito sa Barangay E. Rodriguez sa Cubao, Quezon City. Ang RR Diversified Incorporated na pag-aari ni Raymundo Dua ang developer ng naturang proyekto. Taong 2015 nang matapos bayaran ni Tatay Sunny ang kondo, pero 4 na taon nang nakalipas hanggang ngayon ay wala pa rin na kanilang titulo. After na nung mabayaran na, wala pa rin ginawang RRDI na i-produce yung mga titles. Ang problema ko, paghihingi ako ng information doon sa admin, headed ni Julianne, alright, Vinyas, Ihanda, hindi ako makakuha ng information sa kanya. Pinaiikot ako ng pinaiikot eh. Nagpunta ang unit owner sa Registry of Deeds para mag-follow up pero laking gulat niya nang madiskubre na naka-foreclose sa bangko ang naturang condominium. Nung pumunta ako sa Registry of Deeds, i-update ko yung aking condo title. Nalaman ko na there's an ongoing foreclosure transaction. It started May 30, 2019. Nag-umpisa na ang foreclosure ng Philtrust. Ganito rin ang reklamo ng 80-anyos na OFW sa New Jersey sa Amerika na si Juanita Fernando. Ulit-ulit na po ako noon, sa akin ni Diwa, ipa-email sa akin ang mga mapili. Hanggang ngayon po, walang dumarating. Dagdag pa ng OFW, laking gulat niya nang madiskubre na pinapaupahan ang kanyang unit nang walang pahintulot sa kanya. 2016, until now, ay nagpahimay yung UFA, bigyan naman sa akin, nagsirapang sa yun. Maging mga trabahador ng naturang condominium ay nagre-reklamo na rin dahil sa hindi raw maayos na pasweldo sa kanila. Bali po mga nare-reklamo po namin sa kumpanya namin na RR Diversified na pinamumunuan po ni Raymond Dua at Julian Roque Binyas na sa hindi po pagbigay ng tamang sahod. Tapos po ginigipit na po kami sa trabaho dahil 3 days na lang po niya akong pinapapasok. Ewan ko lang po kung anong kadahilanan po yung ginagawa niya. Kaya ngayon, sabi namin, sabihin na nila dapat na kung hanggang kailan na lang ang trabaho namin para naman bigay na lang nila yung para sa amin. Sinubukan naming tawagan si Raymond Dua pero hindi nito sinasagot ang aming mga tawag. Tanging ang admin head na si Julianne Vinyas ang sumagot sa amin. Hindi nito itinanggi na pinarenta nila ang ibang condo unit. I think na resolve na rin naman namin yon. Technically, may na-resolve na rin naman silang promissory notes. Yung boss ko, ginamit niya kasi yung renta for revolving fund para sa condo. Kasi ano na yan eh, parang yung renta ngayon dun sa advent na yan sinasabi niya, nakukuha naman po nila, hindi naman po namin hinol. Inamin din ito na na-foreclose nga ang condo sa bangko. Iloan po kasi yan eh, di ba? Yung condo po yung lupa, yung sinanla para magkaroon ng construction loan. Ngayon, na-delay siya ng na-delay hanggang sa, I think ngayon parang nakuha na yata siya ng Philtrust, yung ibang unit. Opo, yung ibang unit. Wala naman po akong sasabihin sa inyo, hindi totoo. Sinagot din ito ang reklamo ng mga empleyado. With regards naman po sa sahod na hindi nila natanggap, ma'am, 2 days lang naman po yun. Hindi naman po talaga super delay, as in super delay, na hindi sila pinasweldo. But yung isang electrician na sinasabi niyo all around, sir, ma'am, ano po kasi yan, ma'am eh, wala naman po talaga siyang ginagawa kasi building buo na siya eh. So ang ginagawa lang niya, ma'am, magta-time in lang siya tapos paikot-ikot lang siya sa building. Agad naming inilapit ang reklamo sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ang gagawin namin dyan, ipapakol namin yung bank, which is yung Philtrust, tsaka yung developer. Napupunta dito with conference, kung pwede sana kung andun din ang buyer. Pero papa-explain muna namin sila, bakit ganun. Para sa Tutok Tulfo Reload, Gian Caluza. Linya ng aming telepono si Raymond Dua, ang developer president
ng RR Diversified Incorporated na may-ari ng Advent Condominium dyan sa number 20 Oxford Street, Quezon City. Magandang umaga, Mr. Dua, sir. Mr. Dua, good morning. Mr. Raymond Dua. Hello, good morning, Mr. Tulpo. Good morning. Sir, may reklamo sa akin dito yung mga unit owners nyo, si Mr. Santos at saka yung isa pang ali na taga New Jersey na senior citizen. Nasaan na po yung kanilang mga titulo, Mr. Dua? Yes po. Yung titulo po, nasa bangko po. Okay. Kasi iniloan ko po yung para sa construction ng project. Mm-hmm. Iniloan ko po. So, naka-pledge po yun sa bangko. Mm-hmm. Nung ginagawa ko po yan, bago ko pa dinevelop yung project, halos nabenta, mga 80-90% nabenta ang pre-selling ho niyan eh. Mm. Nung matatapos na po, inabot siya ng 2 taon, nung matatapos na po, nabinbin naman yung mga bumili kasi may home loan ano sila, approval. Approve ho yun. Kaso lang, nung natapos na, instead na ma-release yung mga home loan ng mga tao, yung mga buyer, eh inabot ho ng mga 1-2 taon after the fact na natapos na yung building. So ang nangyari po, yung mga nagbayad po ng mga na condo unit nila na partially at nabayaran nila ng bago matapos. Eh pansamantala, yun po ang naibinabayad ko hanggang sa hindi po na-release yung mga home loan ng mga buyer. So hoping na ma-release kasi wala ang dapat na i-release ng bangko yun eh kaya natagalan kaya paano ma-release sir naka-foreclose na nga di ba ibig sabihin nakumpiska na ng bangko paano pa ma-release kayo yung titulo nila Mr. Dua? Yes po na-foreclose po talaga kasi hindi nga ako nakabayad ng amortization ng bangko na binbin. Okay. Kaya pinor-close po nila yung mga nagbayad po ng cash. Pero yung mga yung naka-home loan ng mga unit owner, ang title nila nando doon sa bangko na nagbigay po ng loan na narilisan. Okay. Pero yung tulad nila Mr. Santos, nahihiya nga ako sa kanila, Mr. Tulpo. Yun po ang pananagutan ko. Ginagawa ko po ng paraan na makakuha po ako ng project funding sa isang kinakausap ko. All right. Pero natatagalan po yung pag-raise ko ng pondo eh. Pero ginagawa ko po talaga ng paraan yan para mabayaran sila. Ngayon po, alam ko, pinor-close na sila ng banko kasi hindi naman talaga maghihintay si banko sa akin na mabayaran yung ano nila. Eh, pinapangako ko po talaga na mabayaran yan at hinahanapan ko ng paraan through a project funding po. Mm-hmm. Kasi nga po, actually, may isa akong project na foreclose din ng banko yon dahil yung banko na yon ganun din ang nangyari. Sir, huwag ka nang magtayo ng mga kondo, hindi mo pala kayang ibigay, lagi kang napoporeclose. Ibig sabihin lang, malas ka sa negosyo na yan. Number two, ang katanungan ko sa'yo, bakit mo pinarentahan ang units ng mga tao na nabili na pala nila without telling them, without them informing na, hoy, paparentahan ko ito. Bakit mo pinarerentahan? Sige nga, sagot. Yun po, ganito po kasi, nung natapos na yung building, nag-assign na lang ako ng tao dyan, 2 guard, isang housekeeping, isang maintenance. Mm. Hindi ho, wala hong formal na nagkaroon ng asosasyon ng kondo to collect condominium dues po. Bali, ako na lang nagtalaga, instead na kasi kondo ho yan, dapat noon na-assemble na yung condominium. Sir, alam nyo, umiikot-ikot na lang tayo at pinapaikot. Iwag mo akong paikot-ikotin dahil ako may mga kondo rin ako, okay? Lahat ng kondo meron ako, pati kondo sa North Cemetery meron ako. Sir, by renting out yung unit, sir, now without informing the owner is already a crime, sir. Parang inistapa mo yung binagbentahan mo. Abay,
dumobleng kita mo, kumita ka na, nakimuha ka ng pera sa kanya na binentahan mo, kumikita ka dito sa mga nagre-renta, sir, you are making money. Di ba malinaw pa sa sikat ng araw? Without informing them, hindi mo sila sinabihan eh, sir, ang problema sa'yo. O tapos kayo sasabihin, nagmamakaawa ka na na-foreclose, na huli. Sir, dapat ho, meron kang mga ikang measures pag sumabit. Paano pag na-delay yung mga bayad ng mga ito? Alam mo naman, and everybody knows, na ikaw muna ang pupuno noon, sir, hindi yung buyer. Huwag mo isisi sa mga buyer. Ikaw yan, ikaw yung may-ari yan, ikaw yung may negosyo. Bakit sila ang mamimerwisyo ngayon? Bakit sila ang mamroblema, Sir Dua? Aminado po ako na tama po kayo, nagkamali ako na dapat akong may pondo na nakaalam. Sir, sandali lang po ha, okay. Ganito na lamang, pakinggan ho natin kung anong advice po nitong Department of Human Settlement and Urban Development. Si Attorney Norman Doral, OIC Regional Director, maayong buntag sa imo, Attorney Doral, sir. Sir Nong, may buntag, Mr. Duwag, morning po. Oo. Good morning po, Atonio. Sir, ano po ang pwedeng magawa nitong mga complainant ngayon? Eh, sinasabi nitong isa, wala raw siyang pera. Eh, so na foreclose, binayad niya. Yung pinagrenta, pasensya na para sa maintenance ng condo, etc. Maraming excuse. Eh, paano naman si Mr. Santos na nagbayad na? Paano si nanay na OFW na sa US ngayon may nakatira sa condo unit niya? How is this now, Attorney Doral? Yes, sir. Firstly, sir, dyan sa complaint po, nagpadala po kami ng sulat for a conference na lang with the kasama ng bangko, Philtrust, and Mr. Doa, which is be scheduled next week. Tapos, based sa documents nandito sa office, may kwa naman din ang Philtrust, sir, sa mortgage nila na in the event na ma-foreclose. Yung mga fully paid na buyers, nag- kuha naman ang field. Ibibigay nila yung title. Title po. Ah, okay, okay. All right. Doon po. Eh yung nakabili ng unit pero pinarerentahan ngayon ni Mr. Dua. Ako sir, hindi po pwede yun kasi nabayad na po yun. May-ari na po yun. Oh. Tapos parenta without their consent, parang hindi po pwede yun, sir. Eh parang ang staff, nagmamakaawa Attorney Doral, sir. Sabi, sorry daw, nagkamali siya. Papa, ganun-ganun na lamang ba ito, Attorney? Sir Erwin, mahirap po yan, sir. Anyways po, sir, pagpupunta po, sana po Mr. Dua, sir, yes, punta po kayo sa schedule ng conference natin para kung ano man ang pag-uusapan. Yes po. Okay. Attorney Norman Doral, sir, salamat. Dagan salamat din taon sa oras na gihatag mo sa amo. Thank you. Sir, pwede ko makasingit, sir. Sige po. Sige po. Kasi po, sir, ang Rizal province before is under ng NCR. Okay. Tapos ngayon, may department order po na ibalik na sila sa region talaga nila, which is Calabarzon. Region 4A. So, opo. So lahat po ng affected na mga developers, homeowners association, doon na po ang pagdulog nila kung meron silang mga concern, sir. Doon na po before. Hindi na po dito sa NCR. Alright. Pupunod na po sana kami sa programa niyo. So po, sige po, naririnig ho kayo. So ang announcement po ninyo, lahat na may mga problema sa kanilang mga tirahan, subdivision, condominium, sa Rizal province, doon na pumunta sa Calabarzon office ninyo. Yes, sir. Hindi na sa NCR. John Robby Otero po, sir. Right. Attorney Otero, yes, sir. Maraming salamat, Attorney Norman Doral. Yes, sir. Salamat din po. At Mr. Dua. Yes po, sir. Sumipot ka sa confrontation, sa hearing. Sagutin mo isa-isa, punto por punto. At darating kami kung anong sagot mo rito. All right? Sige po, kailan po yon? Pag pinadalhan ka na yata, antayin mo yung, I think, February. Ngayong February din yata, yan, next week yata, sagutin mo lahat para hindi ka makasuhan ng istapa dahil ilan sa mga complainant mo, mabigat po ito, sir. Pag ikay kinasuhan ng large-scale istapa, habang buhay na pagkabilanggo po ito. Yes po. Mas maraming salamat, Raymond Dua. Yes po. Tos Mario Josep, may paparentahan mo yung... Nagulat tuloy si nanay. Sino ho kayo? Sinabi ro nagbubukas sa pinto. Sino ba kayo? Eh sino ka rin? Kami yung nakatira dito, no? Ginanon daw nung nakatira. Mataray pa. Kami yung nakatira dito, no? Ang ganun ba? Sabi nung matanda. Sorry po ah. Sino ba kayo?
Ako po yung may-ari ng bahay na. Ikaw yung may-ari. Eh, iba yung binabayaran namin ah. Ngayon, buntik na atake sa puso yung si OFW. Sino ka ba? Sabi niya nun. Kumatok. Sino yan? Good morning. Sino kayo? Aba, nagtatanong ka kami nakatira dito. Sino ka ba? Kami, ako po yung nakabili. Diyos ko po, yung ginawa mong gulo ito. Diyos ko po, Mr. Dua, oo. Well, bayan, ako, kami ho'y pansamantala magpapaalam nung muna. God is good all the time.